Hello guys, bago tayo titingnan ngayon, siyang freezer. Okay? So, kailangan ko sa ready daw lumalapit. Tingnan natin ha. Saksak natin. Ayan yung thermostat niya, naka-pull. Hindi gumagana guys yung compressor niya. Ayun! Tumulog yung relay. Ititrip yung relay niya. So guys, so natin. Taas lang ang tirahe. Guys, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng compressor. So, ganito lang yan guys. Una, kaya natin kasi gawin yung rayon. Pero magtakip tayo sa bibig kasi baho yan eh. Magtakip tayo sa bibig dahil baho nga muna. Ganito. Iwala ko. Ganda lang yun. Guys, hindi siya papasingawin. Suction niya. Yung pinaka-charging niya. Charging bag. Oo, doon mo rin siya papasingawin. Putol ka na rin dito sa ano? Ngayon, pag naubos niya yan, pwede lang hinangin. Meron pa din siya guys. Pagin natin guys yung relay niya at saka fuse. Ito guys yung fuse niya. Ito yung relay. Overload. Guys, turuan kita paano mag-sindi ng acetylene ha. Una yan guys, buksan nyo muna yung sa mga beginners yun ito. Una, buksan mo muna ito. Konti. Ayan. Alam mo siya mo ng konti, mag-gagawin ako yan. Ayan. Saka mo ngayon buksan yung oxygen. Dahan-dahan. Ayan. Ayan. Kasi balance mo na dapat yung pang-ilan talaga. Kaya yan. Yan. Pag kung ibigay niya ng gulay, okay na yan. Pwede niya. So, ganun guys ang paggamit ng acetylene ha. Mga beginners lang yun. Pero pag professional ka na, pagsabayin mo yan, balance yung kapisan na. Tanggal na ang compressor. Diba? Meron na ang kadali guys. Tanggal na yung compressor. Pwede natin palitan. Thank you.
papalit tayo guys ng compressor para safe. Siguraduhin natin yung palitan natin yung filter. Yung filter na. Kita natin ito kasi para kung baka mamaya barado, kaya may dumi. Hindi masira yung compressor, okay? So papalitan natin ang filter. Maglalagay tayo ng charging bag. Para next time na magka-problema ulit, madali lang natin kardahan ng freon, okay? Ang ganyan. Matagalin natin yung dito niya yung bulb para hindi masunog dahil may seal siya. Marabi. Tingnan ko pinagawa nila guys. So, tanggalin din natin ito. Hinangin natin ito. So, ito guys yung mahirap hinangin dito kasi ito guys, copper to i-bend natin ito guys yung ganyan kasi napasok yung mga ano pero din itong suction ito yung discharge yung tawagin ito naman yung suction niya ito pares to suction dalawa so ibig sabihin itong discharge ang ano nito palabas ito pahigop papasok so mangyayari ang takbo niya papunta dito papasok dito sa ano yung parang maliit na tubo condenser maganda papunta papunta rin sa evaporator kasi babalik dito tawag dito return hindi tawag yung return yung tabi natin dito so tanda-tanda siya pagbili ito kasi ya sabe na balik na butasan ako nila so guys ito kasi nakabila ng pilito na yan pero dahil sa nga sa hindi siya copper na madaling hinangin lagyan natin ito kaya natin yung kabili niya kasi lagi ito kailagyan natin ito sabihin nito pag nandito kasi kahit mainit natin ang suro problema pag dito tayo marunong na marapin na mong tingin mga tagal so lang din ito makasura ang dyan Yeah.
Siya namin sabihin may butas. Pero doon natin. Ito na tayo yung saksak natin. Ayan. Kita nyo guys, mga lumabas siya. Ayan. So, kargahan natin. Dandahan. Ayan. So, i-maintain lang natin sa 10. Dandahan lang karga para hindi siya mabilaukan yung compressor. Ang ganang charging niya. Okay. Ayan. Tapos, check natin kung may lamig. Ayun guys, meron ng konting lamig. Wala nang circulate. Ayan, meron dito. Umpisa na. Okay. So yung iba, zero, okay, malamig na sa zero. Check natin yung amperahe niya guys. 1.1 guys. 1 ampere. So pwede na yun, 1.1. Okay guys, yun na. So tapos na siya. Yan. Nasarado na lang yan, okay na. Yan guys. So, sana may natutunan guys sa video ko. At huwag kalimutan mag-subscribe guys.
comment na rin and subscribe, okay?